So ikaw ang leader ng barkada eh, itong grupo ninyo, wala kang amo, sabi mo. So ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Ng ticket, lahat? Ano po, wala naman pong masyadong expenses po pagdating po namin doon. Flight ticket po, tapos pagkain lang po. Tapos yung door, yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun? Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba ng pang 1 week, 1 month? Wala po. Dala ko lang po isang bag. So, tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. Maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala. Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano kung kang gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000, halos 1 million lang, no? Sorry, nalito ako sa... Sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi? So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon? Ngayon, mas tingin mo, safe ka safe na nasa Pilipinas po. Ka. Opo. Okay. Nung, kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story, is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo. For the security reason po, I refuse to answer po. Sen, sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair, no? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka ba rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Honest answer, nandun ka sa ibang bansa. Opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung... nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po. Meron bang parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal, na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po yung ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon, sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go. Dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Yun ang sabi niya. So hindi mo kilala si Duaren na Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo Sheila sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss
aka Alice Guo, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, kasan? Kat Salazar and G. Pepito. Kasama nyo din ba itong si Duan Renwu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon? Kung kasama nyo si Duan Renwu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo, bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga na sa Thailand at ikaw ang nagsabi. Ang kasama lang yung dalawa tauhan ni Alice. Yun nga yung binanggit natin yun, kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley? Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong gusto. Okay, okay. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem. No problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G, nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand, at yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So, opo, sila lang po lalawa. So sila lang. So opo. Apat lang kayo, no? Okay.